sama-sama tayong magiging sasaki! Mga kapuso, bago sa saksi, isang sunog ang sumiklab sa Santa Cruz, Maynila. Limang residente ang nasugatan o di kaya nahilo at nahirapang huminga. Apektado pati ang klase ng Katabing Maritime School. Saksi live, si Jamie Santo. Jamie? Rafi Pia, pasado alas 6 ng gabi nang ideklarang fire out pero patuloy ang imbestigasyong isinasagawa ng BFP sa sanhi ng sunog na tumupok dito sa ilang kabahayan at establisimento dito nga sa Lope de Vega, corner Tomas Mapua dito sa Santa Cruz, Maynila. Sumiklab ang sunog sa bahagi ng Tomas Mapua, corner Lope de Vega ngayong Biyernes. 3:22 ng hapon nang iakyat sa unang alarma ang sunog ng Bureau of Fire Protection. Ilang minuto lang ang lumipas, inakyat na ito sa ikalawang alarma. Balot ng naglalagablab na apoy at makapal na usok ang mga bahay. Hanggang kumalat na ito sa mga katabing establisimiento. Gawa kasi sa kahoy ang ilan, kaya mabilis na kumalat ang apoy. May kalakasan din ang hangin kanina. Ilan sa mga nasunugan, halos walang naisalbang gamit sa bilis ng pangyayari. Narinig ko kasi sa bintana, parang may nagsisigawan. Kaya tumingin ako dun sa bintana. Pagkatapos, nakita ko maraming tao, kaya bumaba na kaming dalawa. Kaya nung pagbaba namin, yung apoy nasa gitna na. Yung gitna na. Kaya, yun, kinuha ko yung anak ko. Takbo na ako rito. Importante yung bata. Dahil din sa sunog, nagkansela ng klase ang Katabing Maritime School para sa kaligtasan ng kanilang mahigit 100 estudyante. Bumaba po kami agad. Bumaba po kami para di po masopo kahit sa loob. Nag-alarm po yung ano. Opo. Pinababa po kami ng mga teacher. Yun. Dahil sa kalakasan ng hangin, may puntong halos mag-zero visibility sa lugar. Hindi naman daw ito naging hadlang sa operasyon ng BFP at ilang fire volunteer. Hindi naman po kasi yung road condition po natin ay malaki at saka marami tayong supply na tubig. Yun naman po ay natugunan. 5:30 ng hapon nang ideklarang under control na ang sunog. Bagaman under control, ilang bahay ang muling nag-apoy. Sa kabila ng lakas ng hangin at hindi ng init ng apoy at panahon, di ito ininda ng mga bumbero. Pinasok pa nga ng ilang bumbero ang loob ng ilang nag-aapoy na bahay. Yan ang sinumpaan tungkulin ng ating mga kagawaran ng pamatay sunog. Kaya po kailangan gampanan, para kailangan pusuklian ng ating mga mamamayan na maapula ang mapaminsalang apoy. Ayon sa BFP, wala naman daw napaulat na nasawi sa mga residenteng nasunugan. Pero may isang nakaranas daw ng pagkahilo at pagsusuka sa kanilang anay. Habang isang lalaki ang naiulat na nagtamo ng sugat sa kanang braso. Isa ang nahirapang huminga at dalawa ang nakaramdam ng pagkabalisa dahil sa sunog. Sa inisyal nilang pagtaya, nasa 3.7 milyon pesos ang halaga ng napinsala ng sunog. Inaalam pa ng BFP kung ilang pamilya at katao ang apektado. Ang ilang bahay daw kasi, hindi lang iisang pamilya ang nakatira. Actually ma'am, composition kasi ito, ang baba kasi ay commercial. Yung taas po ay residential. Sa taas po may mga kwarto-kwarto din po na nakadivision. So dinidetermine pa po kung ilang yung families na actually na nandun. Kasi marami pong occupants . Rafi Pia, may mga tauhan na ng Manila Social Welfare ng City Hall dito sa lugar para alamin ang bilang ng mga nasunugan at para mahatiran ng tulong. May ilang nasunugang pinili sa tabing kalsada manatili at habang ang iba naman ay manunuluyang pansamantala sa ilang kaanak. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Dumepensa ang isang tricycle driver na binatikos online matapos siyang maningil umano ng 1,000 pisong pamasahe sa isang dayuhang turista. Giit niya, hindi totoong 1,000 ang kanyang siningil at pinutol daw ang buong video. Saksi si Maki Pulido. You take 250, turn around. I wanted, how much? 5,000. No, it's too much, bro. Ang isang dayuhang turista sa Binondo, ipinost ang video na ito ng paniningil sa kanya ng pamasahe ng isang tricycle driver sa Binondo. Thousand is too much. How much? I give you 200. Hindi, 500. No, I can't give you 500. You say 250, turn around. I wanted to marketplace, you don't understand me. You don't understand me, right?
Pagbaba ng pasahero, nagpatuloy pang tawaran. 200, okay. 250. Hanggang iabot na ang bayad, pero walang panukli ang driver. You have change? Yeah. I do. Oh, you give. Oh, what is this, bro? 250. I go. What? You... No, this... 250, my tip. You have paper money. My tip. Paper money. Wait. I go change the money. May 4.5 million views na sa TikTok ang video ngayon. May 3 linggo na ang nakalipas matapos umanong mangyari ang insidente. Depensa ng driver, sa aming panayam, hindi na ipakita ng video ang buong pangyayari. Kwento niya, nagkasundo na raw sila sa 250 pesos bago sumakay ang turista. Nag-ikot daw sila sa ilang lugar dahil naghahanap ng makakainan ng turista. Pero bakit nga ba nabanggit ang 1,000 piso sa video? Edit po nyo talaga. Parang may katpuro sa video na yun. Ang nakat sa video, Anya, yung turista ang nag-alok ng 1,000 pesos na pamasahe. Pero dahil alam daw ng driver na sobra ito, siningil niya ng 500. Sino yung nag-alok ng 1,000? Yung Amerikano po nag-alok ng, ano, nun, ng 1,000, nun, hanggang nagbababa po ng 500. Tapos pagbaba niya po, 250 na lang po yung usapan namin talaga nun. Talaga 250 lang po. Tama lang din daw ang siningil niyang pamasahe. Kasi po ma'am, marami po siyang pinuntahan. Nagpaikot-ikot po kami. Sapat yung 250. Sapat na po yun, ma'am. Alam daw niyang kumukuha ng video ang foreigner, kaya akala niya biruan lang ang tawaran. Hindi niya akalaing gagawing content ito tungkol sa mga scam. Wala naman po ang ginawang mas umay. Kasi yung Amerikano magilyo, mabiro. Hindi ko alam na yung content niya is scam. Na yung gada, ano pala niya, yung pumunta siya ng bansa, scam yung ginagawa niyang content. Pamamasadang ipinambubuhay niya sa pamilya, pero dahil sa viral video, hindi niya ito ngayon magawa. Nasasaktan na ako dahil nasasaktan na yung mga pamilya ko eh. At hindi na ako makalabas ng bahay. Diba, nahihiyana po ako. Sana po sa mga vlogger, sana po yung masisira nila na tao, sana iniisip muna nila bago nila ipopost. Wala naman po silang karapatan eh. Hindi ko naman po sila pinayagan ni post ako eh. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayagang uploader ng TikTok video na may account name na Saigin Lost. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Abiso sa mga motorista, asahan ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Metro Manila sa mga susunod na araw. Sisimula ng DPWH ang pagsasaayos na 14 na kalsada, kabilang ang ilang bahagi ng EDSA, San Mateo Road, Luzon Avenue, Mindanao Avenue, Payatas Road at G. Araneta sa Quezon City. Pinayagan ng MMDA ang 24 oras na paggawa sa mga kalsada. Asahang tatagal yan hanggang sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Simula naman sa April 25, sarado ang ilang linya ng southbound ng EDSA Kamuning Flyover para sa pagkukumpuni. Kabilang po ang pagtaas ng presyo ng bigas sa naging dahilan ng mas mabilis na inflation nitong Marso ay sa National Economic and Development Authority o NEDA. Isa pang nakaapekto sa inflation ang pagmahal ng petrolyo na may nakaambang panibagong taas presyo sa susunod na linggo. Saksi si Bernadette Rea. Sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, nananatili ang inflation o pagmahal ng serbisyo at bilihin bilang nangungunang urgent national concern ng mga Pilipino. Sa panahon ngayon, mahirap mag-budget, lalo kung 14 ang miyembro ng pamilya tulad ni Mercy. Kaya kailangan talaga ng diskarte gaya sa pagbili ng bigas. Pag gustuhin namin na masarap na kanin, yung tag 62, masarap talaga yun. Pero kulang sa amin yung isa't kalahati. Kaya binibili namin yung tag 55. Rise inflation o pagmahal ng bigas ang isa sa naging dahilan ng pagbilis na inflation nitong Marso. Umabot ang rice inflation sa 24.4% nitong Marso. Halos abutan ang all-time high ng pagmahal ng bigas noong February 2009. Paliwanag ng DA, mukhang mabilis ang iminahal dahil kinukumpara sa panahong hindi pa sumisipa ang presyo ng bigas. Expectation it will actually increase strongly hanggang mga July because of base effect. Unless there is really some intervention, no, na mangyayari sa market. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, umaabot sa mahigit 51 pesos kada kilo ang average price ng regular milled rice noong Marso. Nasa mahigit 56 pesos kada kilo naman ang well-milled rice. Pero kung pagbabasihan ng pinakahuling tala ng Department of Agriculture ngayong Abril, may mabibili ng 48 pesos kada kilo na regular at well-milled rice. Simula pa noong
Enero ay unti-unti na siyang bumababa. Meron na tayong nakikita 47, 48, 49 pesos, pero yung prevailing natin nasa 49.50. Ang problema, hindi makaagapay ang supply ng murang bigas sa demand tulad sa Commonwealth market. Sold out na po kasi mas mabili po yun kaysa kumpara po sa mga ibang bigas po. Mas mababa po siguro. Hindi pa siya kayang ibaba ng todo-todo kasi maliit lang naman yung binaba eh. Gumanda lang yung quality niya. Nagambag rin sa pagbilis sa inflation ng pagtaas ng gasolina at mas mabilis na pagtaas ng presyo sa mga restaurant at accommodation. Habang nagmamahal, nagtatraffic, lumiliit ang kita ng driver. At sa susunod na linggo, nakaamba na naman ang oil price high. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, mahigit piso ang posibleng taas presyo kada litro sa gasolina, diesel at kerosene batay sa apat na araw na trading. Kabilang sa nakikitang dahilan, ang pinangangambang pagkalat ng sigalot bunsod ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Gayon din ang pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia. Desisyon ng OPEC na ituloy ang polisiya nitong bawas produksyon sa krudo at paglakas ng demand sa Amerika at India. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Hiniling ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela sa Department of Health na suspindihin ang license to operate ng Allied Care Experts o ACE Medical Center. Ito'y habang isinasagawa ang investigasyon sa reklamo ng kaanak ng ilang pasyente na di umano pinalalabas ng ospital hanggat di nakababayad ng bill. Sakali mang matuloy ang tigil operasyon ng ospital, tiniyak ni Mayor Wes Gatchalian na may nakahandang pampublikong ospital sa Valenzuela para tumanggap ng pasyente. Ngayong araw, pinantahan muli ng GMA Integrated News ang ACE Medical Center, pero hindi pa rin sila nagbigay ng pahayag. Nagsuspende ng face-to-face classes ang Cebu Provincial Government at isang universidad sa Cebu bunsod ng labis na init ng panahon. At sa lalawigan ng Cebu, sinuspende na ng gobernador ang in-person classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong probinsya mula preschool hanggang high school. Epektibo po yan ngayong araw at hanggang kung kailan kinakailangan. Ang Cebu Normal University kanselado rin ang in-person classes at sinimula na ang online modality kahapon. Positibong net satisfaction rating ang nakuha ng ilan sa pinakamataas na opisyal ng bansa base sa survey ng Social Weather Station sa huling quarter ng 2023. Very good o positive 61% ang nakuha ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Mas mataas ang nakuha niya noong third quarter ng 2023. Nanatili naman sa good o positive 44% ang satisfaction rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Bumaba sa positive 28% o moderate ang nakuha ni House Speaker Martin Romualdez. Good o positive 32% ang nakuha ni Chief Justice Alexander Gizmundo, mas mataas sa sinundang quarter. Ginawa ang survey mula December 8 hanggang 11, 2023 sa 1,200 respondents, edad 18 pataas. Nangako si Carlos Yulo na ibabawi raw ng mga Pinoy Olympian ang pagkabigo ni Heidelin Diaz na mag-qualify sa Paris Olympics. Bago ang Olympics, sasabak ang World Gymnastics Champion sa iba pang international tournament. Saksi, si JP Soriano. Mahigit 3 buwan bago ang 2024 Paris Olympics, sasabak muna ang World Gymnastics Champion at Filipino Olympian na si Carlos Yulo sa 2 World Gymnastics Tournament na parehong bahagi ng Artistics Gymnastics World Cup Series sa April 17 sa Qatar at sa Mayo naman sa Uzbekistan. Mahalaga raw para kay Yulo ang 2 torneyong ito bago sumabak sa 2024 Paris Olympics. Gusto kong itry po nang itry yung nerves ko and yung sarili ko sa competition. And ano po eh, gusto kong magkamali na magkamali sa mga competition na to para alam ko po yung i-adjust ko sa Olympics po. Nitong Marso, sumabak na si Yulo sa FIG Apparatus World Cup Series sa Baku, Azerbaijan, kung saan nakakuha siya ng bronze medal sa men's floor exercise. Matapos ang kompetisyon, inaral daw nila ng kanyang coach ang kanyang performance at nakitang may mga bagay na kailangan siyang ayusin at palakasin pa. Ang dami ko pong mga realization, pagkukulang na nasilip or nakita po talaga. So, winner ko po yan. Sa darating na Olympics, ang target daw ni Yulo, makauwi ng medalya sa iba pang event. Ang goal ko din po kasi sa Olympics, maka-individual all around po. Which is yung 6 na aparato. So, hindi lang floor, hindi lang vault, hindi lang P-bar.
Sa Japan, nag-training si Carlos sa loob ng maraming taon sa ilalim ng coaching ni Munehiro Kugimiya. Bagamat hindi na coach ni Carlos si Kugimiya ngayon, malaki at taus-puso ang pasasalamat niya rito. Siya po talaga yung nakakita ng potential ko. Sobrang thankful po ako sa taong yan, sa coach ko na yan. Sobrang talino sa pagdating sa gymnastics, sa sports. And na-provide niya po lahat ng mga needs nung nandun po ako sa Japan. Sa ngayon, masaya at malaki rin ang pasasalamat ni Yulo sa bagong coach na si Aldrin Castañeda at iba pang coach sa Team Yulo na makakasama niya sa Paris Olympics. Pangako rin niya sa mga kababayang Pilipino. Sure po ako na bibigay ko yung buong pagkatao ko sa darating po na Olympics ko. At dahil minsan ko lang makakaharap ang isang Olympian at world champion na gaya ni Carlos Yulo, nagtanong na ako kung paano ba ang mga ginagawa ng stretching na kayang gawin ng mga hindi atleta at kahit anong edad. Yan, up lang po, ganyan. For the wrist, ano po? Yeah, sa wrist po. Ano naman yung purpose nito for the coach? Sa wrist po, and yung nerve po kasi sa kamay, and go like this po, para ma-stretch po yung mga muscles dito po. And syempre yung joints po na i-stretch po siya. Sa aming pagtatapos, nag-iwan ng mensahe si Caloy sa kanyang ate Heidelin, ang 2020 Tokyo Olympics gold medalist para sa weightlifting matapos hindi umabot ang score para mag-qualify sa Paris Olympics. Bawi ka po namin sa Olympics. Mabawi po tayo. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Hindi lang kasaysayan ang tampok sa Intramuros at Rizal Park ngayong Abril, kundi pati ang mga pagkaing tatak Pinoy. At sa Kamaligalbay naman, busog ang mata at isipan sa mga pasyalang hitik sa kasaysayan at pamparelax din. Saksi si Sandra Aguinaldo. Perfect cone, perfect view. Kaya dinarayo ang Quitinan Hills sa Kamaligalbay dahil sa breathtaking scenery ng Bulkang Mayon. Perfect din para sa pangmalakasang throwback na transportasyon nung panahon pa ng ating mga ninuno, ang horseback riding. Speaking of mega throwback, titik din sa kasaysayan ng atraksyon. Tampok ang Japanese tunnels na pinaniniwala ang ginawang kuta ng mga sundalong Hapon noong World War II. Makikita sa loob ang naging taguan ng mga armas at pahingahan ng mga opisyal. May experience nila ang ano ba yung Japanese tunnels na nandito. Pero hindi lang naman yung Japanese tunnel lang kuha natin dito doon. Pero kung history ang pag-uusapan, tigit sa iba't ibang aral ang makasaysayang Intramuros sa Maynila. Kung pupunta ka doon ngayon, hindi lang isip ang mabubusog, kundi pati ang tiyan. Ngayong Filipino Food Month, bida ang iba't ibang lutong bahay na tatak Pinoy. Gina G sa pag-try ng Pinoy foods, ang German na si Martin Henry. So I tried the bloody pork, menudo, and abogo? Adobo. Adobo, yes. That's yes. Good. Okay, so what do you think of Filipino food? I like it. Sa di kalayuan, nariyan ang Rizal Park kung saan tampok ang food bazaar ng grupong Kilometro Zero na samahan ng mga dating street vendor. Pag kasi ang pagkain Pilipino number one eh. Sabi ko nga hindi magtitipid ang Pilipino kahit mga mahal, di ba, pagdating sa pagkain. At saka ang yaman natin sa kultura ng pag... Ang mga vendor, dumaan sa test the training kaya tiyak na malinis ang mga paninda. Kaya proud si Ruth na sa kabila ng kanyang pakikipagbuno sa sakit na cancer ay hands-on sa pagbabantay sa kanilang pwesto. Ang lagi ko sa kanilang sinasabi, ang ikamamatay ko hindi yung cancer ko, kundi yung wala silang hairnet, ma'am. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Kwentong kabayanihan ang itinamalas ng ilang Pinoy na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Ang isa, si Ragip ang katrabahong muntik ng maipit sa makina. Saksi si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North, Central Luzon. Apat na araw na palang palutang-lutang ang mga taong ito sa gitna ng Mediterranean Sea
Nang matagpuan sila ng barkong sakay ang ilang Pinoy, agad sinakluloha ng mga banyaga at nanguna sa rescue operation ang chief engineer na si Sunny Sison tubong Lingayen, Pangasinan, kasama niya sa oil tanker vessel ang 18 iba pang Filipino crew at 4 na Turkish crew. Ang pakay lang namin is tatawag din ang Coast Guard para yun ang magsangip sa kanila. Ang kaso, nung nakalapit kami sa kanila, bali nagunahan sa pag-abot ng mga binibigay namin na pagkain hanggang muntik tumawag yung bangka nila. Papunta raw sina Sunny sa Tunisia nang makatanggap ng distress call. Papuntang Italy naman ang mga nasagip nang maubusan umano sila ng langis at pagkain. Na-turn over na sila sa Coast Guard ng Italy at maayos na rin ang kanilang kondisyon. Sinaluduhan naman ang mga sumagip na Pinoy crew sa ipinakita nilang katapangan at kabayanihan. Kinilala ring bayani ng Embahada ng Pilipinas sa Seoul, South Korea ang factory worker na si Monico Caranay. Aksidenteng nahulog ang Koreanong katrabaho ni Monico sa isang malaking press machine sa Busan. Pero mabilis na patay ni Monico ang machine, kaya nailigtas mula sa pagkakaipit ang kanyang katrabaho. Thank you to the Philippine people, hope in Korea, especially to Nikki to save my life. Nikki, I will never forget you in my life. Ang aton nga spirit bilang Pilipino, amo nang aton nga tagipuson, that we are willing to help whatever the situation, whatever ang lahi na yan, kitaya maasahan. 2015, nakipagsapalaran sa South Korea si Monico at ngayon pastor at evangelist na rin siya doon. Kasama na niya doon ang dalawang anak na OFW. Para sa GMA Integrated News, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Kinargana na isang rescuer sa kanyang likod ang lalaking nasagip nila mula sa loob ng isang kuweba kasunod ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Ayon sa Hualien County Government, ligtas na ang 9 na taong natrap noon sa kuweba. Kabi-kabila rin ang isinagawang rescue operations sa bulubunduking bahagi ng Taiwan. Umakyat na sa 12 nasawi sa lindol, 18 pa ang nawawala. Umabot na rin sa 4 na Pinoy ang naitalang nasugatan ayon sa Department of Migrant Workers. Wala ng trough ng low-pressure area na nakakaapekto sa bansa. Easterlies ang patuloy na iiral at magdadala pa rin ng mainit na panahon sa weekend. Ayon sa PAGASA, ilan sa makakaramdam ng alinsangan ang Puerto Princesa, Palawan, San Jose, Occidental Mindoro, Masbate City at Dumangas, Iloilo, kung saan posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index. 40 hanggang 41 degrees Celsius naman sa Metro Manila. Pero mga kapuso, posible pa rin ang pag-ulan kahit mainit. Base sa datos ng Metro Weather, may chance ang kalat-kalat na ulan ngayong weekend lalo na sa Mindanao, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Bahagya namang mababawasan ng ulang pagsapit ng Linggo. Sa Metro Manila, may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. Kaliwat kanan na proyekto ang nakaabang sa nagbabalik showbiz na si Tom Rodriguez. Kabilang dito ang reunion project nila ni Rian Ramos. Happy raw si Tom dahil muli niya makakatrabaho si Rian sa pelikulang Huwag Mo Kong Iwan. At naghahanda na rin siya sa kanyang action series sa GMA na dati pa niyang dream project. Bukod sa kanyang showbiz commitments, active din si Tom sa kanyang social media kung saan nag-viral ang kanyang Versace on the Floor cover. Ano kaya ang reaksyon niya matapos itong pumatok sa netizens? As Mickey Mouse, titular, isa na ako sa mga natuwa kasi hindi ko talaga in-expect. Ano lang yun, parang pinapractice ko lang yung falsetto. Nagkaroon ng malaking sugat ang isang pating matapos maipit sa binog na bakal. Nasalubong ng mga diver ang gray nurse shark sa dagat malapit sa New South Wales, Australia. Mag-iimbestiga raw ang motoridad doon. Kasunod ng insidente, nanawagan ng mga diver sa publiko na bawasan ang itinatapong basura. Ayon sa World Wide Fund for Nature, nasa 130,000 na tonelada ng plastic ang umaabot sa karagatan ng Australia kada taon. Sa kanyang pagbisita sa Kapuso Network, ikwento ni Ann Curtis ang kanyang wish na mag-guest sa isang show sa GMA. Makikisaya naman sa kanila sa It's Showtime ang ilang kapuso at sparkle star. Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlan. Hindi pa tapos, maglalaro pa
ko siya sa... Tomorrow's the big day para sa It's Showtime family. Mapapanood na rin kasi sila sa GMA with simulcast pa rin sa GTV plus GMA Pinoy TV. Mismong ang mga host hindi makapaniwala na mangyayari na ang historical shift on Philippine TV. Ano siya, yung parehong determinasyon at magandang intensyon ng kapuso at kapamilya nagsama, kaya nakabuo sila ng magandang desisyon na gawin ito for the audience. We're never in our wildest dreams or hindi namin inisip talaga na one day mangyayari ito. So parang, talaga ba? Patuloy rin ang pasabog ng surprises dahil makikisaya rin ang ilan sa ating kapuso at sparkle stars sa It's Showtime bukas. Kabilang na sina Jillian Ward, Gabby Garcia, Sanya Lopez, Mikey Quintos, Glyza De Castro, Chanti ng Lapilus, Mark Bautista, Christian Bautista at marami pang iba. And speaking of It's Showtime, bumisita naman kanina si Ann Curtis sa 24 Oras. Ang spoiler niya for tomorrow's big day, may kantahan, may kakulitan, okay. May games. Makikita mo ang mga kapuso stars at kapamilya stars na magsasama-sama. Kasama rin bukas ang birthday celebration ni Ann Cabogable Vice Ganda. Ilan daw sa wish ni Ann na makapag-guest siya soon sa Running Man Philippines at makatrabaho ang kanyang sister na si Jasmine Curtis Smith. Chilly weather, no problem yan sa ating Sparkle Stars. Ang Team Barda, ultimate kilig ang hatid sa kanilang photos sa kapila ng malamig na klima. Spreading some love and sparkle din ang Team Juniper in their matching white outfits. Chic and cool naman ang vibes ng Team Ruka in their getup na match din sa weather sa Canada. Ngayong April 5 and 7, nakaset ang shows nila sa Canada para sa Global Pinoy. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Egan Arnold Clavio, ako po si Rafi Tima. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, sa News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.